Hi guys! Welcome back to my channel! Hindi ko alam kung naririnig niyo ako kasi nakalagay sa ziplock tong phone ko. Today guys, naka-assign ako dito sa Nico COVID. Yung mother kasi nung patient ko, treated siya as COVID suspect since wala pa siyang RT-PCR result. And yung baby niya, in-admit dito sa Nico for close monitoring. Noong una, nahihirapan siyang huminga, may problem siya sa breathing. So, in-admit siya dito sa Nico for close monitoring. Nico pala guys is neonatal intensive care unit. So, ICU siya para sa mga babies. Sa ngayon, stable naman siya. Dito siya sa tabi ko. Kasi within reach ko lang yung incubator niya. Trivia lang pala guys, ang incubator isolate, ginagamit for thermoregulation. Ibig sabihin, kapag yung patient, yung baby, hindi niya ma-thermoregulate yung katawan niya, hindi normal yung body temperature niya, ilalagay siya sa incubator. Mostly, nilalagay sa incubator yung mga preterms, yung mga low birth weight, patients na hindi ma-thermoregulate. Ang iba kasi, ang akala, kapag nasa neonatal intensive care unit or NICU yung baby, automatic, nasa incubator yung baby. Hindi naman, ang nilalagay lang talaga doon yung mga patients na mababa yung temperature nila. Ito yung itsura ng controls niya, guys. So, pwede mong i-adjust yung temperature. Halimbawa, yung patient mo, pag nilalamig siya, hypothermic, pwede mo rin taasan yung temperature. Kapag mataas na masyado yung temperature niya or hyperthermic, pwede mo namang ibaba yung temperature. So, na-adjust siya, guys. Ang normal temperature ng baby, same lang sa adult, 36.5 to 37.5. So, below 36.5, hypothermia ang tawag doon, which is yung mababang temperature. And beyond 37.5, hyperthermia naman ang tawag doon, which is above the normal temperature of a person. So today, I'm wearing a hazmat. It's a disposable hazmat. And the truth about this, guys, pag suot mo siya, sa una, may initan ka. Like, pagpasok mo dun sa room, kahit sobrang lamig ng kwarto, may initan ka talaga at pagpapawisan. Then, bigla ko nalang lalamigin. Kasi yung pawis mo, hindi siya matutuyo sa loob, hindi siya ma-absorb dahil dun sa material kung saan gawa yung disposable PPE or hazmat. Ano ba ang complete PPE? Ang complete PPE consists of full body hazmat, face shield, surgical cap, N95, gloves, and shoe covers. Ito. Time check guys, 10:40 a.m. and nakikita nyo sa loob ng PPE ko yung mga pawis ko kanina pa. Hindi talaga siya natutuyo. 6 a.m. pa ako pumasok dito sa COVID room. Pawis na ako noon and until now, ayan o. Yan pa rin yung pawis ko, ilang oras na. Guys, kakatapos ko lang i-check yung vital signs ng patient ko and nakapagbigay na rin ako ng Zoom meds niya. Pag naka-assign ako sa Nico COVID, guys, meron akong separate na pencil case. So, bali dalawa yung pencil case ko. Meron akong for Nico use and meron din akong for COVID use. Yung for COVID use ko, hindi ko siya pinapasok sa Nico and sa locker unless na Lysol ko na siya. So, dinidisinfect ko muna siya bago ko siya ilagay sa loob ng locker ko. So, what's inside my COVID pencil case? So, itong pencil case ko, mesh pouch siya. Nabili ko siya sa Shopee. 37 pesos ata. So, I have here a pendle pen. Pang-label lang ng mga bagay-bagay. Ball pen, black ball pen for charting. Kapag morning shift or PM shift ka, ang ipang-charting mo, color black. I have here my red pen. Kapag mag-carry out ka naman ng order, isang gagamitin mo red pen. Or kapag night duty ka, red pen din yung ipang charting mo. Hindi mawawala ang pencil. Siyempre, pag may pencil, meron ka din sharpener. Then, I have here a yellow highlighter. And my stamp, my mini stamp. Ang cute nang lit lang niya. So, para hindi pa ulit-ulit na sinusulat yung name, license number, meron kaming mga stamps para i-stamp mo na lang yung name mo with your license number. Tapos, pipirma ka na lang. This is my second stamp. Yung first ko, pagkapas ako ng board exam, nagpagawa agad ako. Sobrang tagal na sa akin ng stamp na yun, guys. And this year lang ako bumili ng another stamp since nung nagka-pandemic. Tapos, sa impulsiveness ko, nakita ako sa Facebook ng super cute na stamp
yung animal in design, corgi ata yun. Nagpagawa agad ako, senior din. So, nasa bag ko lang siya, hindi ko muna siya ginagamit. So, that's it guys. Wala nang laman. Mas maraming laman yung ginagamit ko sa ito. Sa hospital guys, uso yung mga ball pens na may mga names. Kasi minsan, pag may nag-rounds na doktor, hihiram ng ball pen dun sa nurse. Nakakalimutang ibalik. May times din na humihiram yung patient, tapos yun, hindi na nababalik yung pen. Isa rin yan sa reason kung bakit sobrang daming ball pen ng mga nurses. Kasi pag may label, mas malaki yung chance na maibalik sa'yo yung pen mo. O nagsusulat ako guys, laging ganito. Ganito kasi ako humawak ng pen, kaya gumagasgas talaga to. So don't worry, nag-change naman ako ng gloves pag maghahawak ko ng patient. So hindi to yung nagtatouch dun sa patient ko.